Kumusta mga ka-Atletico? Pag-usapang Asian import, siguradong una na sa listahan ang Pilipinas sa iba't ibang liga. Paano ba naman kasi ay sobrang daming talentadong Pinoy basketball players na talagang kayang mahipagsabayan sa ibang lahi. Mula nang piliin ng magkapatid na Kiefer at Terdy Ravena na maglaro abroad, dumami na ang mga koponan na kumukuha na rin ng Pinoy imports. Hindi lang kasi magandang performance ang hatid ng mga Noypi. Nandyan din ang lakas ng hatak sa fans at engagement sa social media. At ngayon, mukhang may panibagong tinatarget ang mga koponan naman sa Korean Basketball League. Yan ay walang iba kundi si collegiate superstar Kevin Kiambao. Sa post kasi ng isang Korean basketball blogger, nag-name drop ito na sinasabing nagpo-focus na umano ang ilang koponan sa KBL para ligawan si Kiambao. Bukod pa raw kay Kiambao, lumulutang na din ang pangalan ng Japan B-League forward na si Carl Tamayo. Some teams in the KBL are expected to focus on recruiting Carl Tamayo and Kevin Kiambao while promoting the best welfare of the East Asian Leagues, ayon kay Baked PD. Well, hindi naman na nakakagulat dahil matagal naman nang may rumor na maraming naglalaway na makuha si Kiambao outside the country. Diba nga ay kinumpirma pa mismo ni Kiambao na noong naglaro siya sa Dubai ay gusto siyang gawing naturalized player ng United Arab Emirates. Buti na lang talaga ay nakauna na ang Gilas Pilipinas para sa all-around forward ng LaSalle Green Archers. Sa ngayon ay wala pa namang bigat ang rumors tungkol kay Kiambao. Dati na rin naman itong sinabi na mag-i-stay pa siya sa LaSalle para idepensa ang kanilang kampyonato sa UAAP. Pero may mga umuugong-ugong na rumor na baka mag-alsabalutan na si KQ sa LaSalle. May mga usapan kasi na hindi na raw nakikitang nagpa-practice si Kiambao kasama ang Green Archers. Mas madalas pa nga raw itong makita sa mga ligang labas. Isa rin sa nagpabuo ng suspecha ng mga fan ay wala si Kiambao sa PBA D-League lineup ng DLSU. Well, break pa naman ng UAAP basketball season. Saka si Kiambao naman na rin ang nagsabi noon na tatapusin niya ang kanyang pag-aaral sa LaSalle kaya malaki ang tsansa na babalik pa siya sa Taft Bay School. Saka sigurado naman kung pera lang ang usapan, limpak na rin siguro ang nakukuhang allowance at deals ni Kiambao kaya hindi ito nagmamadaling maging pro. Kung willing to wait ang Korea, posible naman na doon ang maging susunod na destinasyon ni Kiambao. Pagdating kasi sa playing time at accomplishments ay mas gamit na gamit ang mga Pinoy sa KBL kaysa sa Japan. Sa Korea nga ay nag-MVP pa ang PhilAm import na si Ethan Alvano. Nandyan din noong nakaraang season na si RJ Abarrientos ang ginawara ng bilang Rookie of the Year. So hindi malabong maingganyo si Kiambao na magtungo sa Korea kapag gustuhin na niyang mag-pro. Kayo mga ka-Atletico, sa tingin nyo ba ay saan mapapadpad si Kevin Kiambao? I-comment mo na yan.